Hello guys, dahil nga maraming nagre-request ng full video ng aming love story kung saan kami nag-met, saan kami nagsimula. So ito na nga guys, gagawin na namin. So we will go back 11 years ago. Yes, because it was October guys, 2012. That time guys, nasa trabaho ako, so nag-encode ako that time. Tapos blessing in disguise lang talaga guys, may nag-pop up sa computer na dating app. Ayan. So, syempre ako na-curious naman ako. So, clinic ko yun. Wala talaga akong idea sa mga ganun guys, mga dating app. So, clinic ko yun. So, nag-direct na to sign up. So, ayun, daming question dun, diba? So, parang nakaka-aliw din kasi maraming question dun na sasagutin mo bago ka makapasok. So, that time guys, libre pa. Ito, napasok na nga ako that time guys. Naka-sign up na ako. So, may nag-visit ng aking profile. So, you can say your story about that. Oh, okay guys. So, what that time was, I didn't even knew that site was a dating app or what. It had many questions, you know. So, I was more interested in those questions. So, suddenly, I saw her profile there. Okay, she was so simple. Do you still remember what's my shirt there? Like, her shirt was blue color there. I still remember. I just messaged her that you looking cute as just as compliment. That's what Did my message was. Did you read my bio? I read her bio too. And it was so matching to me. Like so, I thought guys that time he was you are Westerner, right? Because he is looking white. So I asked him kung ano ang nationality niya. So nung sinabi niyang Indian, really yeah. Indian. Ano pa siya nun guys? Long hair pa siya noon. Kaya that time I used to have very long hair and I used to wear bandanas in hand and everything. You look so cool that time. Yeah. So I don't now. You still does. Yeah, then nag-start na kaming magkaroon ng conversation guys. Tinanong niya ako kung pwede kaming mag-usap in private, like in Facebook. Her first message to me was on my wall. You know, yeah. Facebook wall. I was so stupid that time. Yeah. I answered him. I accepted his friend request. Then I answered him in his wall. Like, my Facebook in public. Wall. Imagine in public. Then I deleted those messages and told her, can you just message me in like private? So that time guys, nung nasa Facebook na kami, no? So friend pa lang kami noon. So halos araw-araw na kami magkausap. Walang oras na hindi kami magkausap. So that time guys, nasa college pa siya nag-aaral. Pero ako nagtatrabaho na ako sa isang RC Cola that time. No? So hayon, doon na nag-start yung aming magandang pag-uusap. Guys, so I was able to open up everything about me to her, right? Yes. So after I did, then we began to get close like that. She began to know me more. At first, she thought I was a playboy, right? Yes. Makita niyo naman sa itsura niya, guys, di ba? After that, we began to get to know each other. Then after 1.5 months, yes. I asked her, what if we were a couple? Would you like it? The day I asked her, finally, I made my mind, I thought everything. It's not like quick decision. Hindi ko siya sinagot agad guys. Nag-isip talaga ako. Alam niyo yun. Kasi, kala ko nga kasi, di ba, tingnan niyo naman yung tsura ko. Tapos siya, di ba? So, hindi ko siya sinagot agad. So, yun nga guys, I think tinanong niya ako, araw pa yun, umaga. So, nag-isip muna ako. Parang sabi ko sa kanya, mag-isip ka ng mabuti kung seryoso ka talaga sa gusto mong mangyari, sabi ko. So, binigyan ko siya ng time para mag-isip pa kung sigurado siya sa gusto niyang mangyari na maging kami. So, ayun nga, dahil mukha namang seryoso siya. So, bago kami mag-out sa trabaho that time, yun, pumayag ako sa gusto niya na maging official boyfriend, girlfriend kami. That time, di ba, nag-aaral siya. I mean, you were reviewing, I think, for the exam. Yeah, I was in exams, qualifying for exam or something yes. like that. So that time guys, hindi talaga, wala siyang time na mag-text or mag-message sa messenger o tumawag sa akin. As in wala, whole day wala. So ang ginagawa ko talaga, hindi ko siya tinitigilan katatawag. Halos 20 or more than 20 missed calls ang nare-receive niya sa akin. Kasi syempre kaming dalawa na nag-worry din ako, anong nangyari. Pero sinabi niya sa akin guys, sinasabi niya lagi sa akin na magiging busy siya, mawala siya ng time kasi nga nag-aaral siya para sa
upcoming exam niya. So ayun, nalagpasan namin yun, guys. So sa ilang taong relasyon namin, hindi mo maiwasan talaga yung sa LDR, guys. Away, bati. Pero hindi sa dahil may ibang babae, ibang lalaki. Hindi ganun ang away namin, guys. Most every time we fight, it's about time, right? Yeah, I used to. But one thing, I tell you honestly, even now, that once I got her, I never even looking at another girl at all. At all means at all. No friends, nothing. She made me delete every girl in my account. Yes, and you did also. I did also. Yes, yun pa yung isang ginawa namin. Ano, lahat ng hindi namin stranger na hindi namin personally kakilala na nasa friend request namin, pinagdi-delete namin lahat yun para at least walang rason para mag-away kami. Because no matter what everybody says, these things usually destroy a relation, okay? Yes. So, ang ginawa ko, guys, yung lahat ng ayaw niya, sinunod ko na lang. Kasi di ba LDR, mahirap pag nag-aaway, ano? So, sinunod ko na lang lahat ng ayaw niya para at least, di ba, peaceful yung relationship namin. So, after like 2 years, I was done with my exams. And while I was jobless, by the way, parents were already finding a girl for me. And there were many girls. Parents, not girls, but the girls' parents who wanted their girl to marry to me. I don't know what they were thinking. At kinakausap na nila yung father niya, guys, para ipagkasundo na siya sa anak nilang babae. Yeah. So, it's like that. So, I had a lot of pressure that. So, what we thought was we will make a tattoo of each other's name. It will give us security. Okay, we are LDR who wanna marry a guy who have another girl's name imprinted on his chest. That's when we decided to did tattoo permanent. So after 1 year, guys, nung paggawa nga namin ng tattoo, nag-decide kaming mag-meet for the first time. So dahil nga hindi siya pwedeng pumunta ng Pilipinas pa kasi nga jobless siya noon. Ako nagtatrabaho na that time. So ako yung pumunta ng India. So blessing in disguise again, siya yung nag-search ng mga requirements na kailangan ko kasi first traveler ako, guys, as in wala akong history ng travel out of the country, kahit nga sa local travel wala akong ganun. So siya yung nag-search lahat kung ano yung mga kailangan ko. So ako din, ang ginawa ko lang is ako yung kumuha ng CFO, ayan, mga ganung bagay ba. So yun nga, nakalusot ako sa immigration. So, tuwang-tuwa naman kami nun, guys. Ang e-visa ako that time, so it's for 3 days only, right? We have 3 days, guys. Imagine, 3 days lang kami magka... So, yun na nga, guys, no? Nakalusot ako sa immigration. So, may mga nangyaring hindi maganda, guys, bago ako makarating ng India. Dahil nawala yung passport ko, guys, sa Malaysia. Ayun, alam niyo yun. So, mabuti na lang kamo, may nagbalik ng passport ko. So, may budget din ako noon, may what do you call that, Gulu? Show money, yeah. I have show money that time. So, yun ang nagamit ko para mag-rebook ng ticket kasi as in naiwan na ako, guys. She had her own show money, yes. For which she booked ticket again after losing that passport. Yes. So, ayun nga, guys, no, nag-rebook ako ng aking ticket. So, gabi na ako nakarating ng India noon. That time all were so tense, you know. My family thought you are scammer, you know, that you did. Yeah, that, yeah, you know? They thought that I something did bad too, and they were threatening me actually with consequences that don't think like we will let it. So akala ko, guys, that without time passport, how? Yes, akala ko that time mapapabalik ako ng Pilipinas nang wala sa oras talaga. So thank God kasi may nagbalik ng passport ko kina umagahan, guys. So yun. So yun, naka one day was wasted. Guys, doon masaya na kaming dalawa, no. So may fear ulit ako, guys, nung nakita ko siya. So nag-land na ako ng India sa Chennai is our Chennai. First, yes. We met at Chennai where my uncle was, cause we decided that cause fare was lowest there that time. We don't have contact, right? Like in Chennai wala kasing internet, guys, sa airport, as in wala. So hindi ko siya makontakt noon, as in nakalagpas na rin ako sa immigration ng India, palabas na ako ng arrival. So ang ginawa ko na lang is hinanap ko siya sa doon sa waiting area ng mga passenger. So pagkakita ko, guys, alam nyo, malayo pa lang ako, kitang-kita ko na kasi sa kaputian niya, long hair siya, tapos medyo ang ganda pa ng katawan niya noon. So
nag-alangan ako, hala, bakit ang pogi? Alam niyo yun, guys, para ako nakikita ng artista, promise. So, nag-alangan ako lumapit sa kanya kasi hindi niya ako nakita, guys. Hindi niya, you didn't cause, see me, right? Yeah, I wasn't able to see it because my eyesight are really weak. Like, I'm far-sighted, right? Yes, so dumaan na ako sa harap niya. Ay, dumaan na ako sa harap niya, guys. Hindi pa rin niya ako napansin. Ano ba yan? So, naghihintay pa rin siya, nakatingin lang siya ng tingin lang ganyan. Yeah, because she was in front of me and because my eyesight are weak, I was just looking here, there, looking for her also, but I wasn't able to see her. Yes, so yun nga, nasa likod niya na ako. Naiya akong ano, guys, yung anuhin ba siya na, oh, andito na ako, hindi mo, naduman na ako sa harap mo, hindi mo pa rin ako nakita, parang ganun ba. So, nag-alangan akong tapikin siya, guys. So, syempre, wala na akong magawa, andun na ako eh. So, tinapik ko siya. After she did like this, first I looked, I didn't saw anybody because she was so like, I'm 6 feet and she's like less than 5 feet. I said, I'm so small. That's your first word to me. That's what why my first word, you're so small, because I wasn't expecting that, like, so small, really. So after that, we just shake hands. So yun na nga, guys, no? After sa airport, so dumiretso na kami kung saan kami mag-stay. So yung first meet namin, guys, ang una kong na-meet sa family niya is yung uncle side niya, yung kapatid ng papa niya. Yun ang unang na-meet ko, isang anak niya, yung wife niya, tsaka yung uncle niya. So sila yung unang na-meet ko, hindi pa yung mga in-laws ko ngayon. It was New Year Eve and we were supposed to celebrate New Year Eve, you know. Then she got sick. Yes, that I time. Got a stomach ache. Instead of celebrating New Year Eve, we were going to a doctor, you know. So guys, kung itatanong nyo kung may nangyari sa unang pagkikita namin, wala. As in, wala, guys, promise. Walang pangyayaring naganap. So as in, in-spend lang namin yung time together na magkasama kami, yung naiyakap na yayakap namin yung isa't isa, tapos na holding, na hahawakan namin yung kamay ng isa't isa. So ganun lang yung mga ganap na nangyari, guys, nung kami ay unang nagkita. Once it was time for her to go, like, she realized, she thought that it was like 4 days, but we, due to that ticket and all things, so we had just 3 days left. So once she realized it, she so cried badly like a baby, you know. Kasi kaming dalawa lang naman yung andun eh, so syempre malungkot na moment yon na ganito maghiwalay. Just when it was really time to leave, but before that one day, she was only one who crying badly, obviously, you know. Obviously. So, anyway. Because 3 days is so less that time, less, guys. Yeah. So, ayun na nga. So, ang naging ganap namin, guys, after met, every two years, nagkikita kami. Ako then, talaga yung pumupunta ng India until we got married. Then in 2017, we met, you know. It was winter. She came in Delhi. It was Delhi. I came here to pick with my two cousins in Delhi. Then obviously if I'm with my cousin, then I'm drinking, you know. There's a funny thing na nangyari, guys. Alam niyo ba yung pinsan niya kung anong regalo sa kanya? Plastic balloon. Niragwaluhan siya ng plastic balloon, guys. So cause me and my cousins, we drink till like 3 a.m. right? Yeah, we checked in and we left her in a hotel back. Yeah, so that time, guys, lasing siya, as in lasing na lasing. Pero alam pa naman yung ginagawa niya. So doon na kami napalaban, charot. What's that? So doon na nga, guys, sa pangalawang pagkikita namin, doon naganap ang dapat maganap. So yun. So that time, guys, syempre lasing siya. Andun yung energy niya eh, alam niyo yon. So ako yung sumuko that time, guys, kasi pagod na ako. Hindi pa rin siya tapos, ano ba yan? So sabi ko, ayoko na, pagod na ako. So ayun ang nangyari. Next day, it was very cold, you know, it was winter. So we went to our house, my house. She met my parents for first time. Guys, so yun nga, for the first time na meet ko yung parents niya and nagstay ako sa bahay nila, guys. So that time, guys, hindi kami pinagtabi. So mabuti na lang nag-spend kami ng isang one night sa doon na sa nagstayan namin. So that nung nasa bahay na kami, guys, hindi kami pinagtabi, guys, imagine. So almost 1 month, right? One month. That's our what do you call that, Guru?
routine, guys. Every night routine, hindi kami magkatabi. Pero pagka-araw naman, guys, may me time kaming dalawa pag-araw. Pwede siya umakyat sa taas para makasama ako. Then we were supposed to marry that time, but due to lack of documents, we weren't able to marry that time. Then when we decided to marry was 2019. But that time, guys, hindi talaga ako gusto ng parents niya. As in, hindi talaga sila, they were still against mm-hmm. me. But till, after met her, the, like she said, they said that she is a good girl, no doubt, but she, like, we can't marry you to her. She won't be able to learn our culture. I think mom also even asked you, will you be able to even adjust yes. our culture? Then it was so hard for me to explain to them, like explain clearly that India is not only conservative culture, they came from much more conservative culture than us. We are, may mga pagkakatulad yung culture nila guys sa atin. In 2019 was the time when yes. we finally got married. Na so that time, guys, andun pa rin yung pressure, guys, na as in hindi pa rin sila pumapayag, guys. So sabi ko sa kanya, kung this time hindi pa rin tayo makakasal, baka hindi na ako pabalikin ulit ng papa ko. I yeah. told you that, right? That yeah. if this time we can still get, yeah. get married. So her papa wouldn't have yes. allowed her to come back. Yes, so alam niyo, guys, that time awang-awa ako sa kanya. Because her papa was saying that he will marry us very good, like, and all, but his condition was I should come there to marry, yes. and I did not wanted to go there to marry, you know. So that time, guys, hindi pa rin payag ang mga magulang niya na magpakasal kami, pero awang-awa ako sa kanya, guys, kasi as in halos lumuhod na siya saka para lang pumayag siya. As in naririnig ko silang nag-uusap na tatlo lang sa isang kwarto na umiiyak talaga siya, guys, para lang mapapayag sila. So at the end, guys, pumayag sila, pero ang nangyari, kaming dalawa lang talagang nagpunta sa Delhi para maikasal. Walang relatives, walang parents niya, as in kaming dalawa lang. Yeah, because it was like that, but that time I was earning already, so it was yes. like I was able to. That's the one reason, that's why I was allowed us. Yeah. So after we married. After marriage again, how many days before I go back again to Philippines? I think half month or 20 days. It's just days. 8, then 15. Oh yeah, 8 days. 8 days, I think. So, ilang araw na lang, guys, that time again after marriage, kailangan ko na ulit bumalik. So, hindi pa rin kami pinagtabi, guys. Imagine, kasal na kami. Didn't let us still, right? So siguro nag-word din sila na baka mabuntis ako ganyan, eh hindi pa. Well, they were afraid. They were afraid that what if we got a child, you went there, and cause I was earning but I wasn't stable that time. Yeah, yeah. So that time, guys, bad trip ako, guys. Syempre, kasal na kami tapos hindi pa rin kami pinagtatabi. So, 'di ba? Ang sama lang ng pakiramdam that time. So, before ako umuwi, nagkaroon kami ulit ng chance na magkaroon ng 2 days. Are we 2 days to stay in hotel? Yeah, before, right? So that time, guys, wrong timing ulit. Walang nagkaroon ako. Ano ba yan? So nagkaroon ako. So yung 2 days na yun, guys, walang nangyari. Siyempre, meron ako. Three days. So, yun, ano lang kami, banting lang talaga kami, quality time lang talaga kami that time, guys. So, hayun na nga. So this was our story from messaging OkCupid to getting married. But story doesn't end there, you know. The next story, however, like about our son and what happens next, we will tell you in some other vlog. So stay tuned for that. So thank you for watching, guys. Thank you.